Direk, sa palagay nyo, gaano ka-importante na makialam na hindi lang yung mga karaniwang tao, kundi lalong-lalo na yung mga taong meron namang boses na pwedeng iambag sa lipunan sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon? Important for yung mga people with influence na magsalita about current political and social issues. Kasi pakinggan sila ng mga ibang mga tao. So, kinapollow sila ng mga tao for a reason. So, sila yung pwedeng magbaba ngayon para ma-update yung kamalayan ng mga tao, ng mga followers ng mga, hey, let's talk about this. Kasi importante itong pag-usapan. So, the beauty of having power and influence, kasi you can use it for the good of the whole country. Kasi parang alam mo yun, yun yung message mo eh. Like, ang best na ikaw, and the message can be clear na ito yung mga issues na dapat natin pagtuunan ng pansin. Kasi, apektado ikaw, ako, para siyang it's an honest revelation na, you know, everyone is affected by these issues. So, huwag natin, let's not shy away from it. Pag-usapan natin. Dito po naman sa hysterical revisionism, may balak po ba kayo na dalhin ito sa iba pang mga venue, hindi lang dito sa UP? When it comes to venue, preferably gusto namin inside the UP Diliman campus, kasi ito yung dito ipinanganak ko work. So, syempre, it's always home to us. So, masaya yung mga alumni members. So, magbabalik sa UP kasi ano siya, parang dito kami lumaki. Tapos, it's always touching para makita na buhay pa rin yung work, ganyan, tapos tulong-tulong. So, venue-wise, gusto namin inside UP. Pero I think in the past, nagkaroon na ng show outside UP. Pero UP school din. Like Los Baños. I remember there was an installment, like, nasa line of 20s. Not really sure about the number. Pero nagkaroon na ng show na sa SM North. Nagkaroon na pala. Dome. Sa Dome. Yeah. Sky Dome. Yung Sky Dome. Somewhere there. Basta nagkaroon na ng show outside. So, I think open naman kami sa idea. It's just that, medyo ano eh. May kurot sa puso pag sa UP. So, mas masarap yung pakiramdam. True. Ako nga, kahit hindi ako graduate ng UP, pero upcut passer ako, and gusto ko, hindi pa rin nawawala yung pangarap ko na diba? One day matuloy ako sa Diliman. Basta upuli yung anak ko. Kasama ko ngayon yung anak ko. Hindi. Next year pa. Ano na siya ngayon? Grade 12? Academic year. Namimili pa siya either Diliman or Los Baños yung yes. Kailangan pag Diliman i-recruit namin siya sa OIT. Yes. Sige po, thank you so much. Thank you for coming. Opo. Hope, makita po namin yes, sure po. And I hope you enjoyed it. Thank you.